panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. So, bilangin natin, pag-uusap ang puno ko ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo o si Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG o samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating dalubhasang veterinaryo, si Dr. Sophie De Leon. Hello po! Magandang araw sa ating dalawa na o sa ating mga viewer. Yeah. Amy, magandang araw. At sa mga viewer natin, magandang araw. Alam nyo, ano, siguro ang pag-usapan natin eh, yung release ng tubig doon sa Cagayan. Bahala naman ang Cagayan, sa Isabela. Bakit nga? May nagsabi sa akin, na baha. Ngayon naman daw, kahit hindi gano'ng umulan, tuloy ang pakawala ng magatdan, tama ba? Dapat nakita ko yung flow ng tubig no noong mid of October mga October 17 yung tubig na inflow pumasok mga 775 meter per seconds no yung release lang nila is around 100 plus so yung next day na naman ganun na naman so yung water level doon nasa 183 lang eh ganun eh. So yung next day pumasok na naman yung tubig, nasa 500 plus. Yung release na naman nila, nasa 100 plus. So, pataas ng pataas yung tubig hanggang dun sa umabot na ng 190. No? Yun, doon sila nagpanik. Nag-release sila ng tubig na medyo malaki. Umabot ng 4,000 plus tubig. Yung November 21, umabot siya ng mas malaki pa, no? 5,000. Kaya nabaha noon. Ngayon ulit, hindi nila binaba yung tubig. Dapat alam na nila na La Niña. Eh. So dapat binaba na yung tubig. Hindi pa rin nila binaba. Eh, nung pagdating ng bagyo, ganun na naman. Nag-release sila ng medyo mas malaki. So yun, kaya nabaha ulit doon sa Cagayan area at sa Isabela. Opo. Kasi nagde-decide doon sa pag-release ng tubig? I think ang nag-ako niyan is National Irrigation Authority. Ang NEA ang nagsabing sila ang in charge yata doon. No? So kaya ang sinasabi natin, kung ganun lang, mas malaking masisira yung ginagawa ng NEA kaysa makakatulog doon sa irigasyon. Di ba pwedeng, Casendo, halimbawa yung magat, meron kang spillway na may reservoir ka na naman uli na doon maglalagay. Ang advantage noon, kung may shortage tayo, kung mapipilapan mo yon, pero alam ko malaking halaga. Humigit ko mo lang, anong halaga noon, ilang billion yon, at saka ilan to ang gagawin at saka meron ba tayong proposal na ganyan? Yeah, ang ano no is parang re-irrigating pan. No? May another pan dun sa baba para at least mapunta sa other area no? Yung tubig. Okay. Pero hindi ko na alam yung Cagayan River, hindi ko masyadong kabisado eh kung may pupunta pa sa other area yung tubig. Eh. Dito kasi sa Pangasinan, yung San Roque, may ginawang ganun. No? Pero ang tingin ko, ang dapat na gawin siguro dun sa Magat Dam, yung protocol na 193 meters, ibaba nila sa 183 na lang. Kagaya rito sa San Roque, dati nasa 290 yan, binaba nila sa 280 meters. Para at least malawak yung
tsyansa na babahawin, no? Kasi medyo binaba nila yung tubig. Yun lang, yung electric generation ng electricity, medyo mababawasan, no? Pero sa tingin ko, mas importante yung damage na maiwasan dun sa mga hindi lang sa yung mga magsasaka, yung mga bahay. Malaking damage kasi dun sa mga farmers natin dun sa taas. O tama ka, Kasendo. Pero alam mo, siguro naman na responsible naman yung mga nandyan naka-assign, no? Kaya alam mo, weather yan eh. Meron na siya ng weather, although may La Nina, pero hindi mo talaga mako-compute yung kahit science-based yan, yung number of volume, kaya may sala sa init, sala sa lamig eh. Makakasira ka ng kabuhayan, or sa susunod naman, kulang naman tayo sa kuryente, kulang din naman ang pang-irigasyon. Kaya palagi ko eh, laging yan ang magiging perennial problem talaga ng mga magsasaka. Yeah, pero kaso si ang tingin ko naman kasi yung pag-asa na announce na na kailangan, no? Yung panahon itong November up to December, in-announce nila may mga bagyo pa na dumadating. And up to February may darating pa na bagyo, no? Tsaka na ninya sinasabi na nila. So ibig sabihin, kung in-announce na yan ng pag-asa, dapat prepare din yung mga dam na ibaba yung tubig. Ibig sabihin, kung walang ulan, mag-release sila para hindi yung abrupt na release na kawawin ang mga magsasaka. Opo. Kasi, madalas ba mangyari yan? Diyan sa Cagayan, bihira naman mangyari yung ganitong panahon na binabahaan. Tama ba? Oo, bihira nga. Ito, second time na ito eh. Sunod na, opo. Hindi naman duman yung bagyo doon sa area na yun. No? Habakan lang yung nandoon. So, dapat ayusin nila yung pag-release talaga ng tubig. Saka tama yun, Kasendo, yung babaan nila yung level. Kasi El Niño naman eh, tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Kasi sasabihin natin, El Niño, yun talaga, kailangan mo mag-ipon ng tubig. Pero minsan, sasabihin mo, nasaan yung tubig? Di ba? Hindi mo mahanap kung kailangan yung tubig, wala. Pero kung kailan maraming tubig, ayan, tapon lang tayo ng tapon, di ba? Nasasayang mo. Itong Emi, no? Yung area naman kung kulang sa tubig, doon sa mga palaya, pwede magtanim ng mais naman. Ibig sabihin, may alternative crop tayo na in which in demand naman yung mga crop na yun. No? Kaysa ganun, mabaha, talagang masisira. Opo. Pero ito, Kasendo, ito, napagsama ko na yung doksosi saka Kasendo. Ayan, Kasendo, meron tayo ngayong pag-uusapan na matibay po sa baha. Ito, makwento ko lang, no? Ito eh, sa lugar kasi namin, tabing ilog kami eh. So meron kami dito mga pananim na talagang lumulubog. Pero itong puno na ito o halaman na ito, kahit nababad na ng 4 na araw sa baha. Matagal kasi sa amin eh, matagal bago mag-subside ang tubig. Okay. Eh, namubunga pa po. Mas madami ano, pa yung baha. Hindi nalulunod. Hindi nalulunod eh. Pero ha, lagpas tao to ha. Pinag-uusapan natin baha dito, lagpas tao. Eh, ito po ay talong. Oh. Paborito ko yan. Kasendo, alam mo, bata pa ako. Dumadayo pa kami sa isang tindahan doon na turo-turong tindahan. Tortang talong. Yung may giniling na baboy na may talong na may sa ibabaw may itlog. Itlog. Oo, nako. Masarap yun, masarap. Oo. Ako ginagawa ko rin basta may tortang itlog, okay na ako yan. Medyo walang pera. O di talong na lang at wala na yung giniling na baboy, talong at saka yung itlog na lang. Ayos din. Tok, pasosyalin natin, tempura talong.
Oo nga, no? Tama. Tempura talong. Tempura talong. Ayan naman, pagka minsan mag-uwi kayo dito, patitikimin ko kayo. Okay. So sa amin pong pagbabalik. Eto nga, sa ating pagbabalik, may mga kasama tayong expert ito. At saka nakasama na rin natin to. Talagang marami tayong matututunan sa taong ito. Sa pagbabalik po yan ng mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad na napag-usapan namin kanina, pag-uusapan natin ang talong. Ayan. Paano ba kumita dito? Malaki ba ang kitaan dito? At kailan ang tamang pagtatanim ng talong? Pag-uusapan po natin yan. Kasendo, meron po tayong makakasama? Yeah, si Kajes, no? Na-guest natin last time siya. Si Kajes few months ago. Ano? And ngayon, mag-concentrate tayo sa talong. Si Jess Hindara, no? Nag-awad Jess Hindara. Dito sa may Villasis. Madam Jess, magandang hapon. Hello po ka, Jess. Hi, Jess. Good morning, Kasindo, sir. Yes, hi, Jess. Madam Amy. Magandang hapon. Hello po. Hello, Doc. Magandang hapon. Kumusta? Oh, tayo uli. Suki talaga ikaw. Kumusta suki po kayo, Doc? Ayos lang. Umpisahan ko na. Oh. Umpisahan ko na ang tanong. Doc. Kung gusto kong mamuhunan sa talong, ganong kalaki para ika nga kitang-kita ang kita sa pagtatalong? Ganong kalaki at saka magkanong puhunan? Tama na, Doc, yung kwan. Mga isang hektarya para may kita. Ilan tao? Isang ilan hektarya. Tao yun? Ilan tao? Kasi pag mat... Oh, isang tapper. Isang tao, isang hektarya. Hmm. Pag marami kang itatanim kasi, baka bumagsak yung presyo sa dami nang nagtatanim. Pero kung gusto mo, pag yung off-season na sinasabi nila, may capital ka, di subukan mo ng mas maluwang sa isang hektarya. Okay. So ngayon, hindi off-season na ngayon? Sir? Ngayon, hindi off-season. Hindi off-season ngayon eh. Ang daming nagtatanim ng talong. Pero maganda pa rin. As long as bare month, sir. Magandang magtanim ng talong. Pag bare month talaga. Pagpasok ng September, pwede ka na magsimula kasi magtanim. Kasi ang presyo naman dyan, hanggang March, mataas pa yan eh. So up to March, mataas anytime pa ang presyo. Anytime pwede kang magtalong. Pero maganda talaga yung bare months. So ngayon, sir, pag nagtanim ka ng March, last year kasi mababa yung mga nagtanim ng March, mababa yung presyo nila. Pero nung nakaraang mga taon, maganda yung presyo. Pero last year lang, hindi maganda. So pag gusto mong magsiguro talaga, mas maganda pa rin yung bare months. Mm. At least ano mga yan, September, October. Opo, bare months. Ano po yan? Naka-seedlings po ba? Renounce plant natin? Ganun po ba ang ating pagtatanim ng talong? Ma'am, paano ma'am? Paano? Pakiulit. Naka-seedlings po kayo? Buto, yes ma'am, seedlings na talaga ngayon. Lalo na... Naka-seedlings na daw. Okay. Seedlings na. Mas madaling magtanim pag naka-seedlings na. Kukunti yung namamatay. Okay. Opo. So, mas maganda yung tanim. So, kung naka-seedling na, bali, kunyari, naka-seedling, tatanim ako ng August? So, pwede, sir. August. August ako magtanim, kailan ako aani? After 60 days, sir. After 60 days, mag-aani ka na. So, umpisa na yung ani. Up to what months naman may ito yun? Usually, pag August kasi, sir, masyadong maraming bad year. So, mahihirapan tayong kunin yung 7 to 8 months. Medyo bababa ka ng konti. Kasi maraming bad year.
gaya nung una kong time, medyo marami na yung namatay gawa nga sa bagyo. Pero basta ang talong, pag nagtanim ka 60 days, mag-harvest ka na niyan. Pinakamagandang buwan ng pagtanim ng talong, 4 months, September, October, November. Yeah, pwede na. Yung December, wag na. Mas makuha na yung December. Aabutan ka na ng Marso noon or Abril. Medyo mababa no yung presyuhan ng talong. Suggest din, syempre seedlings. Tapos ilalagay natin siya sa, yes, ma'am, pinakamaganda. Oo. Yes, sa lupa. Ano ang preparation natin sa lupa? Nalagyan natin to ng mga pataba. Maganda, ma'am, talaga yung bago ka magtanim, nalagyan muna ng mga fertilizer, mga organic fertilizer. Maganda yung maganda talaga. Lalo na yung mga lupa dito sa amin, medyo matatanda na. Maganda talaga na nalagyan ng mga organic fertilizer na sinasabi nila. Gaya ng tahi ng manok, baka, kambing, saka ipa. Pwede rin yun, ma'am. Para gumanda na yung lupa. Opo. Organic pala ang gamit mo, sir. Ano, Kajes? Dapat talaga, bago ka maglupa, nakahanda. Ma'am, depende, ma'am. Pwede rin na yung gaya ng ginawa ko na dito sa talungan ko sa likod, tinamnan ko yan ng munggo. Then, nung mamumulaklak na, pinaararo ko, saka ako tinamnan ng talong. Pero parang maganda yung resulta, lalaki. Depende rin sa diskarte ng farmer, ma'am, para ihanda yung lupa. Mamaya, titignan natin yung talong sa likod mo para at least makita natin. Jess, di ba maraming klaseng talong? Yes, yes, daw. May maliit na talong. No. May mahabang yung talong. Bibilog na talong. Wala daw. Yung mahahaba. Mahabang talong. O ngayon, pero may nakikita daw, bilog na talong. Meron talong na parang purple, meron talong na green. Ano ba ang mabili? At saka alin na mas maganda? Dok, sa amin talagang yung malalaking talong na mahahaba ang dito sa lugar ko. Pero may mga lugar talaga, Dok, na nagtatanim din ng bilog na talong. Pero dito sa amin, yung mahahaba talaga. Ano na mas madaling alagaan? Parehas lang. Kami, Dok, dahil nasanay na kami sa ganitong talong, mas madali na sa amin to. Oo, oh, mas kabisado yun na po. Kung saan ka nasanay, Dok, yun ang mas madaling alagaan. Oo, oh, kung saan ka nasanay. Okay. Yeah, ito na, ma'am, yung aking tanim na talong. Nasa 75 days na ito. Namumunga na. Nakapag-harvest na ako rito ng mga 3 beses or 4 na beses nag-harvest na ako. So na ba yung mga bunga? Ito, maliliit pa yung bunga pero may mga malalaki na. Ito na yung bunga ng talong. Yeah, meron na mga bunga. Yan. Meron. Sa susunod na harvest naman nitong mga nasa taas. Ayan. Ayan, bukas pwede nang i-harvest. Yan, pero lalaki pa yan. Pero bukas, pwede na. Itong mga maliliit dito, after 5 days pa daw bago ma-harvest. Opo. Kajes, yung mga butas-butas sa talong, paano po naiiwasan yun? Mag-spray or maglinis para kumunti yung insekto. Dapat malinis yung talungan. Gaya nito ngayon, kailan ko lang pinatanggal yung mga damo kaya medyo okay yung mga bunga niya. Hindi masyadong marami yung may butas. Kunti lang siya ngayon. Dapat talaga malinis ang taniman na talong. So, kailangan nating magbayad ng mag-aalis ng damo para malinis. Ito, ma'am, kung nakita yung talungan, halos wala pa siyang damo. Halos wala pa siyang damo dahil napalpa lang siya. Opo. Ano yun, ma'am? Kajas, nakikita ako, yung may plastic sila sa ibabaw ng lupa, di ba? Pinunla mo, tapos transplant, may plastic. Dumaan ka din sa ganun bago bago lumaki ng ganyan? Ma'am, hindi ko na nilagyan ng plastic. Pero pwede yun, maganda yun. Mas, sa bagay, pag nilagyan mo talaga ng plastic, mamimintin mo talaga yung moisture ng lupa at saka kukunti lang yung damo pag nilagyan mo ng plastic. Okay yun, ma'am.
Ang problema, hindi na ako naglalagay noon dahil nanghihinayang ako dahil minsan ko lang siyang magagamit. Sa laki kasi ng talong namin, ma'am. Tignan mo kong talong. Sa laki niyan, pag dinunot ko yan, tatanda pa yan, pag dinunot ko yan, siguradong sira yung plastic sa haba ng ugat niyan. Kasi ang ugat niyan, aabot hanggang dito. Pag dinunot ko yan, sira yung plastic. Kaya nanghihinayang kami sa plastic. At saka, pag hindi mo tinanggal naman yung plastic sa lupa, masisira yung lupa mo. Kaya malaking gastos din pag nagtanggal ka na ng plastic. Una, maging gastos mo, bubunutin mo yan. Sa dami yan, sa laki, marami kang babayaran na libor. Pagkatapos, magtatanggal ka pa ng plastic. Kaya pagtalungan talaga, dito sa akin lang ah, pagtalungan, hindi ko gagamitan ng plastic. Pero may nakikita ito kung talaga ginagamitan nila ng plastic. Manong Jess, I think kung ganun kalawa, mahirap yung plastic, no? Kasi kung hektarya-hektarya, oo, sir. Mahirap yung plastic. Masyadong mahirap, sir, pag ganun, isang hektarya, lalagyan mo ng plastic, masyadong mahirap yun. Saka napakalaking gastos noon. Although, hindi ko alam kung mababawi mo sa ibabayad mo sa labor, pero sa laki ng gastos ng isang ektaryang plastic mulch, baka abutin ng kuwan yun. Ilang plastic mulch kaya abutin nun. Kasi 400 meters lang yung haba nun eh. Okay. Pag mayroon kang isang ektarya, 1 by 1,000 meters ano, ilang plastic mulch yun, napakarami nun. Saka ang malaking labor talaga daw, yung bubunutin mo isa-isa yung talong. Kasi malalaki yung talong namin eh. Umaabot nga siya ng hanggang lampas tao. Napakalaking labor noon. Kaya pag trinaktor mo naman siya na ganun na lang, yung plastic may iwan sa lupa, ay masisira yung lupa mo sa dami ng plastic. Kaya dapat yung plastic sa lupa, tinatanggal mo rin talaga yan. Hindi pwedeng aararuhin mo. May hahalo na sa lupa, hindi pwede yun. Nung una, may mga gumawa dito sa amin noon dahil sa laki ng labor, pag nagtanggal ka ng plastic, ang ginawa nila, inararo nila yung lupa kasama yung plastic. Nung nagtanim ng palay, naitanim yung palay sa may plastic, hindi na lumaki. Kasi yung ugat niya, hindi natakuan dahil nasa plastic na. Kasi sa dami nga ng plastic, inararo nila. Kaya pagtalong talaga, hindi ko niya-advise na maglagay ng plastic mulch. Pero kung konti lang siguro, kasi daw, mga 1,000 square meter, pwede siguro. Pero yung isang hektarya, medyo mahirap siguro. Mas maganda magpalinis ka lang siguro. May mga grass cutter naman eh. Pwede naman yung grass cutter. Yung 1 hectare kasi parang 100 meters by 100 meters. So, ang luwag doon. Kaya mahirap talaga plastic. Mahirap talaga yun, sir. Medyo malaki yung gastos. At saka, siyempre, napakaraming labor nun. Pag 10,000 na butas, isip mo, 10,000 na butas yung gagawin mo, medyo napakaraming labor nun. Ang gagawa. Unlike na pag ganito, naka-open siya, kukuha ka lang ng kahoy, tutusukin mo, bubutasan mo siguro mga 2 inches, 2 inches, ilagay mo na yung talong, so napakadaling magtanim pag ganon. Pero yung isa-isa, bubutasan mo, bubutasin mo yung plastic, medyo mas marami kang gagamitin daw. Pero pwede rin pag mga konti lang. Opo. Paano mo dinidilig? Sa laki na yan, individual ba na dinidilig mo parang sa pakwan? Paano ginagawa mo? Paano po didilig mo dyan? Yes. Kwando, usually, pag tag-ulan, hindi na kami nagdidilig. Binubutasan namin yung malapit sa puno niya, mga 20 cm, naglalagay kami ng fertilizer. Then, sa mga susunod na fertilizer, side dress na, inaararo na namin. Saka inalalagay yung fertilizer, saka tinatabunan. Yung tubig, sir, nagpapatubig kami. May mga makinarya kami, sir, na pampatubig talaga. May mga makinarya kaming pampatubig. Okay, okay.
Parang Ches, yung ano, yung pang patubig, parang nagtutubig ka rin ng corn, gano'n, pareho na. Bais. Oh, sir, parang gano'n din. Pero sa akin kasi, ang dinidiskarte ko, yung talagang inaayos ko yung irrigation system ng tanim ko. Para halimbawa nito, nasa 300 meters or 250 meters mula dito hanggang sa dulo. Doon lang yung tubig ko, sir. Hinahayaan ko lang na umabot siya rito. Pag nagtanim kasi ako, sir, sinusiguro ko na yung daluyan ng tubig ay maganda. Yung ang talagang inaayos ko. Kasi ang talong mahaba yung buhay. Dapat maganda yung daluyan ng tubig. So, kasi, so dapat... makakatipid sa tibor, sir. From one side, pababa. Pababa sa side ka, no? Paikot-ikot, sir. Iikot yan. Ikot. Oo, ikot yan. Parang yung daan ng tubig dito sa kanan, mamaya lilipat sa kaliwa, mga every 8 meters siguro, every 8 meters or 6 to 10 meters, di pa uling maglagalagay ka uli ng harang ng tubig, from kanan, lilipat naman siya sa kaliwa, pababa na yan. Dito nga sa taniman ko, sir, mas matipid ako sa pampatubig kasi pag pinaandar ko siya ng alas 5 ng hapon, alas 5 ng umaga, nandito na yung tubig sa dulo. So, kahit nagpatubig ako ngayon, matulog na ako, bukas pag gising ko, nandito na yung tubig sa dulo. Hindi ko na siya lalakarin, gaya ng iba dyan na nilalakad pa, naarawan, hindi ko na ginagawa yon. So, sa talong talaga, dapat maganda yung irrigation system mo. Halos lahat ng taniman ko, ganun, sir. Pag nagpatubig ako, pinaandar ko ngayong umaga, may lakad ako sa bayan, hindi pupunta ako sa bayan, pagdating ko, saka ako lang titignan. Kasi ang talong naman, sir, kahit mababad ng maghapon yan, okay lang. Yun ang isang kagandahan ng talong, matibay din talaga sa tubig. Opo. Meron so, nga dito sa amin, ibang tatanim, talaga nababad eh, kasi bumabaha. Pabaha talaga yung patubig ko, pabaha. Isipin mo, mga 3 to 5 meters yung buwan, daan na ng tubig ko na lilipat mula kanan, pupunta ng kaliwa, hanggang bumaba siya. So, magdamag na patutubigan ko yan. Umaandar yung makina daw, ako natutulog na daw, or may ginagawa akong iba, ganun ang style ko. Hindi ko binabantayan yung patubig ko kasi nga napakainit sa araw. Halimbawa, nagpandar ka ng umaga hanggang hapon, napakainit. Pag binabantayan mo lang yung patubig mo, masusunog talaga yung balat mo. Kawawa ka. So maganda talaga ayusin yung irrigation system ng talong. Then may mga area naman na bakubakaw. O may mga area naman na bakubakaw daw ka na. Ma'am Ani, may mga area na bakubakaw talaga. So ikaw na farmer, diskartehan mo rin. Idaan mo saan yung, nasaan yung magandang daan ng tubig para maabot niya hanggang sa dulo. Kaya dapat kabisado mo rin yung lupa mo, saan yung mataas, saan yung mababa. May mga diskarte naman yan, Dok, para yung kahit nasa mababa na yung tubig mo, aakyat pa rin sa taas. May mga diskarte rin yung na ginagawa ko. Opo. May mga arang ako na palihis, hindi diretso. Kung minsan, imbis na padiretso, palihis para yung tubig sa baba, aakyat sa taas. May mga ganong dinidiskarte ako dito sa mga taniman ko. Iyan ang gusto irrigation ko sa'yo. Irrigation system na napaka-importante sa tulong. Oo daw. Kailangan na eh. Kasi ang hirap magpatubig kaya pag napakataas ng init ng araw. Napakalakas ng init. Masusunog ka talaga. Ayan. Speaking po of init ka, Jess, ang tanong ko sa'yo, meron bang instance na talagang natuyot yung ano mo, yung talong mo, parang mamamatay na? Tapos ano yung ginawa mo? Ma'am, sakalang siya natutuyo pag halos ayaw ko na siyang asikasuhin. Talagang natutuyo yan. Pero dito sa amin, napakaganda kasi ng pinagkukunan namin ng tubig. Mga 6 to 9 meters, napakaganda ng tubig kahit 6 meters lang. So, pwede mo siyang lagyan ng makinarya at tubigan mo. Sakalang natutuyo man pag talagang ayaw na namin asikasuhin. Halimbawa, ma'am, yung natutuyo na sabihin ko lang, share ko lang. Halimbawa, pag itong taniman ko, masyadong mababa na yung presyo, nalulugi na kami.
Hinahayaan na namin yan, ma'am. Kahit matuyo yan, hindi pa rin namamatay yung talong. Kahit matuyo yan, kahit abutin ng summer, hindi yun. Pag nakikita mo na medyo gumaganda na yung mga dahon niya, yung mga talbos niya, patubuyigan mo na. Makikita mo, mamumunga na uli yan. Yung sinasabi ko noon na nagbubuluntari yung mga talong. Opo. Kaya kahit palugi na yung talong, palugi na, hayaan mo lang na malugi. Di hayaan mo, malugi siya. Hintayin mo lang na mamulaklak ulit, bumulas ulit. Pag bumubulas na siya, sabayan mo siya ng fertilizer at saka patubig. Yan, mamunga yan. Napakarami niyang mamunga. Kukunti na yung insecticide na gagamitin mo sa mga panahong yun. Opo. Sa Jess, meron akong nabasa, ginagamitan daw ng malunggay sa kamolases, yung talong, ginagawang pus, ano ba yan? Mga organic, yung iba, pero dito sa akin, ewan ko kung may gumagamit noon. Nababalitaan din kaming ganun, ma'am, organic nga daw. Sabagay ako, nag-spray na rin ako ng molasses sa mga tanim ko noon. Kasi sabi nung isang technician noon, yung molasses daw, kinakain daw ng mga white flies yan. So para may pagkain yung mga white flies, mga insekto, parang kon, ma'am, pag ginagamitan mo ng molasses kasi, parang may kakainin pa yung insekto para hindi kainin yung mga dahon ng halaman ko. Parang ito, malinis na malinis siya, ma'am. Nagtataka rin ako sa kwan. Masyadong, yung mga farmer na kasama ko, talagang sinasabi nila, malinis talaga kahit sa likod. Yan. Kahit sa harap, wala. Malinis talaga yung dahon niya. Hindi nawawala. Yan ang katunayan na may insekto talaga kahit nasaan. Kahit saan. Ito, mayroon din siyang kwan. Hindi ko mang napakaganda niya, perfecto na siya. Ito, ma'am, yung parang yung may talbo, yung may namatay, ma'am, na talbo na dahon dito. Ito opo, ba yun, ma'am, ano sinasabi, ma'am? Opo, yeah. Ano pong talong natin diyan? Ito yung shoot borer, ma'am. Kahit sabihin natin napaka-perfecto na ng talong, mayroon at mayroon pa rin 'yan. Hindi yan nawawala. Pag wala nang ganyan yung talungan mo, siguro over na over ka na sa insecticide. Kaya dapat mayroon talaga yan. Hindi na pangkain yung talong mo yun. Over na sa insecticide. Hindi pwedeng. Dapat, yes ma'am, pa lang yung insecticide dahil may mga kinain pa rin ng insekto. Yan. Opo. Pag malinis na malinis, eh baka masyadong marami yung insecticide na lang. May laga. Diyan ka, Manita. Opo. Tadjes, eh magkano na po ba ang presyuhan ng talong ngayon? Ma'am, kanina, nasa 50s yung balita ko. Nung tanghali na, umabot na raw ng 60 ng tanghali na. Kaninang umagong umaga, nasa 50 man per kilo. Nung tanghali na raw, umabot na raw ng 60, ma'am. Masyadong mabilis yung pagbabago ng presyo. Sa amin siguro, ma'am, kanina, nasa 47 yung bayaran. Hindi ko pa alam, hindi ko pa nakuha yung magkano yung bayad nila sa akin. Kasi nandito pa ako sa bukid. Mamaya, ma'am, pagdating ko sa bahay. Kasi ganito yan, ma'am. Kinukuha yung tanim naming talong, 7 to 8, 9, dinadala sa palengke. 11, 12, hanggang hapon na yan, binibigay na sa amin yung bayad. Eh, hindi pa ako umuwi sa bahay, kaya hindi ko pa alam kung magkano yung napagbitaan. Oh, basta ang balita ko lang, nasa 50 yung mga unang biyahe, yung mga huling biyahe, yan naman yung tumaas. Kasi kukunti yung supply, umabot daw ng 60. Kaya hindi mo rin masabi na, porque maaga kung minsan mas mataas eh. Pag kukunti yung supply, yung mga nahuhuling biyahe, yun yung mataas. Kung minsan. So, maganda talaga yung talong. Huli na, mataas pa rin yung presyo. Oh, huli na. Kaya kanina nga.
Yung huli, 60. Yung una, 50. Manong Jess, dun sa isang hektarya, ilang kilos ang mula umpisa hanggang huli? Mga ilang kilos ang nakukuha niyo? Ma'am, may mga record ako. Inililista ko naman, pero hindi ko maalam, sir, kung saan. Hindi ko alam kung ilan lahat ang nakukuha. Pero may more or less. More or less. Kung ilang less. Kilo. More or less. Hindi ko matanda na. Pero andun sa mga listahan ko. Kasi pero marami-rami yun, sir. Marami-rami. Dahil napapila. Napahaba ng pagpipitas ng talong. So napakarami niya, sir. Isipin mo, yung isang ektarya sa isang harvest, kung minsan makaka 600 na bundle, ilang kilo na yun, 6,000. Or sabihin natin 400 na bundle. E di magkari 400 times 10, 4,000 kilos na yun, sir. Opo. O sabihin natin mababa, 100. Sa isang pitas, 100 na bundle, di 1,000 kilos na yun. Napakaraming buwan na magpipitas ka. Pitong beses isang buwan. Ibig sabihin, Kajes, tatlo ko lang sa'yo. Ang tagal mo na nagtatalong. Taon-taon, ilang beses ka nalugi, ilang beses kang kumita, o ilang taon kang nalugi? Sir, natatandaan ko, nasa dalawa o tatlong beses pa lang akong nalugi, sir. Sa loob ng ilang taon yun? Dalawa ka hanggang tatlong beses akong nalugi, sir, sa loob ng 30 taon. Nasa 30 taon na ako. Nasa 30 taon na ako. Kaya, ngayon, Amy, may mga kwan naman, sir, na tama lang yung kita dahil panggastos, pang-paaral sa mga bata, pangkain, nasa kwan siguro. Kung nasa 30 yung lugi, sabihin na natin 17, 10 yung tama, or balik na rin natin, 15 yung tama, medyo okay na rin. Pero konti lang yung tinatamlan ko kasi daw, hindi siya ganun kaluwang. Kunti lang siya. Ang merkado mo, karamihan ng mga binibenta mong talong, saan? Sa Divisoria, sa Balintawak, o dyan lang sa lugar ninyo? Sir, dito pa lang sa Puno, may mga mamimili na ako dito, sir. May mga, sabi ko nga, pinakamababa yung dalawa na buyer ko. Sila lahat kumukuha rito, dadalhin sa palengke. Mga 12, mag-uumpisa na akong humawak ng pera, sir. Mga 12 p.m. Kaya magdadatingan na yung mga buyer ko, mag-iintriga na yan. Pagdating nila, sir, pinapalista ko. Bawat buyer, ilista mo kung magkano yung bayad ng malalaki, ng maliliit, ng baloktot, ng may uod. Kasi kung minsan, sir, hindi ko na rin maasikaso na magbilang agad. Kaya ang ginagawa ko, ilista nyo dyan, then paggabi na, nandun na ako sa bahay, may time na ako. Ayun, i-check ko na kung magkano yung pagbintahan ko. Ganun yung ginagawa ko, sir. Oh. Yan. Ito mo, Doc Sosi, tsaka Amy, kanina sinabi niya, ano eh, isang alihan, mga minimum mga 1,000 kilos, di ba? Yan. Oh, tama yan. Sa 50 pesos, 50,000 na yun. Sa 7 beses, sa isang buwan, sabi niya, 350,000 na yun. Sa isang buwan pa lang yun. Ilang buwan siya mag-harvest? Sabi na natin, kitaan, 3 months lang para huwag na natin kwintahin yung mga maliliit na kita. Sa 3 months na lang. Oh, 1,050,000 sa 3 buwan. Pag yung presyo sa test, pag ang presyo ay 50 pesos. Pag ang presyo ay ganon. Kung ang presyo naman eh 15 pesos or 20 pesos. Edi bumababa na hanggang sir, anong average na presyo yung hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Anong presyohan? Mga 25 to 35 siguro, sir. Okay na 'yon. 25 to 35 tama lang 'yon. 'Yon. Oh, pagbababa sa 20 pesos. Sa 25 pesos sa 7 beses. No? 5 pesos sa 1,000 kilo sa isang beses, 175,000 times 3, sir, kalahating milyon din yun. Ganito yan, sir.
Ah, hindi pwede sir. Yung 5 pieces sir, kasi yung kalahating hektarya sir, yung, hindi, sige, kalahating hektarya lang, mas madaling puwintahin. Pag nagpapitas ako nun sir eh, yung magpipitas, 6. Yung maghahakot, 2. Hindi 8 na yun sir. 8 na tigda 200. Edi 1.6. Pagkatapos yung magpipili, yung magre-repack, mag-impake, 8 din. So, 3,200 na yun, sir. Yung libro ko, 3,200. Pag 5,000 lang yung napagbilan ka, eh mag-i-spray pa ako, dilugi na. Kaya nga, sir, pag ganito yan, pag ang presyohan ay 5 pesos na, hindi na kami nag-i-spray. Tama yun, tama. Huwag ka na mag spray, maglulugi ka pa eh. At least pag 5,000 pesos per kilo, nakapitas ka ng 1,000, inilabor mo na yung 3,200. Eh, yung 1,100, hayaan mo naman na matira sa'yo. Huwag mo nang ibili lang insecticide para i-spray. Huwag na. Yan ang gusto ko sa'yo, Majet eh. Magaling ka dumiskarte. Oo. Oh. Pag hindi pero, na kaya, hayaan mo na lang yung talong. Pupuling ko muna, Kajes. Magbe-break muna tayo. Magbabalik ko ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tuloy-tuloy po ang usapan natin tungkol sa talong. Ayan, kasama pa rin po natin si Kajes. Kajes, yes ma'am. Eh sa 30 taon na experience mo sa pagtatalong, ang tanong ko, ano ba yung mga tips na pwede nating ibigay sa mga kasama natin gustong magsimula? Yes ma'am. Siyempre, unang-una ma'am, pag nagtanim ka ng talong, dapat mayroong kang kaunting kapital. Mayroong bang panimula? Yun, dapat mayroong kang panimula. Kaunting kapital. Ngayon, dapat may lupa kang pagtatamnan. Ngayon, pag nagtanim ka na, syempre dapat maganda yung pagkakaprepare ng lupa. Yung talagang na maganda yung pagkakapulbos niya, yung pagkakaayos ng lupa. Then, pag may tanim ka ng talong, syempre aalagaan mo yan. Huwag mo siyang pababayaan. Kung pwede lang, tignan mo siya palagi para makita mo kung ano yung problema niya. Ngayon, pag medyo madalang na ang ulan, dapat matakaw sa tubig ang talong eh. Dapat maganda yung irrigation system mo. Kung sinasabi ko nga kanina, dapat yung irrigation system mo pantay. Lahat napapatubigan. Ngayon, sa pagpapatubig, napakahirap nung magpapatubig ka na tirik yung araw. Kung maganda yung irrigation system mo, sa gabi pwede kang magpatubig. Pag umaga, titignan mo, tapos na. Walang problema yung talong kahit mababad siya ng magdamag maghapon. Okay lang yun. Yun, yung palagay ko isang dapat paghandaan ng nagtatanim ng talong. Hajes, tatanong ko lang ha, ibulong mo lang sa akin ha, bulong lang ha. Sa 30 taon mong pag-aalaga ng talong, ano na naipundar mo? Ilang Land Cruiser na naitayo mo, nabili mo? Sir, sabi ko nga, wala naman akong maluwang na ektarya na tinataniman ng talong. Pakunti-kunti lang siya. Pero nung una kasi, alam niyo, second year high school na yata ako noon nung makauna akong magsuot ng sapatos. Or third year high school na magsuot ng sapatos. Oo. Ganun yung sitwasyon ko noon. Sa hirap ng buhay noon. Oh. Oh, magmula nung nagtanim naman, nung nagkapamilya na ako, siyempre hindi nga ako nakapagtrabaho doon. Although nakapagtapos din ako, pero hindi ako nagtrabaho. Nawili ako sa pagtatanim ng talong. Kahit pa paano, may sarili na akong bahay.
Yun. Halos yung lupang tinatamnan na ay tinatirikan ng bahay ko, halos bayad ko na rin. Yun. May mga konting sasakyan yung mga bata. At saka ako, meron akong second hand na D-Max. Yeah, meron ako daw. Wow! D-Max, ha? Oo. Ayong galing lahat sa Talong. At saka sa pang-araw-araw na rin, yung pang-aral ng mga bata. Oo, yung tama, pangkain tama. Namin, pambayad ng kuryente, tubig, internet, lahat-lahat na. Galing doon yun, sir. Sa tulong na rin ni Mrs. Kahit pa paano, si Mrs. talagang kwan. At saka may konting ipon din, sir, para sa pag-aral ng mga bata. Okay. Anong, Jeff? Yes. Mukha ang maswerte si Mrs. ah. Kasi yung nag-asawa ka, gumanda ka. Gumanda yung, ano po, yung negosyo mo. Hindi, mas maswerte ako kay Mrs. Kasi nung nag-asawa na ako, naturuan niya akong humawak ng pera. Ah! Nung binata pa kasi ako, pag nagbebenta na ako ng tanim ko, nawawala lahat, nawawala. Halimbawa, tinanggap ko yung bayad ng 12 p.m. hanggang hapon. Mamayang gabi, marami nang nabawas. Yung binabata ko. Nung nag-asawa na ako, kahit papaano, mayroon nang humahawak, may nagpapaalala na ganito lang yung pagkagastahan. Pero sinasabi mo, Jess, na may yes, oras din ang pagkuha ng talong. Kapag tinatanghali, mas nagmumura na ang presyo ng talong? Kung depende, sir. Pagkukunti yung supply, ang napansin ko lang, pagkukunti yung supply, habang nagtatanghali, tumataas yung presyo. Okay. Pagkukunti. Pag maraming supply, habang tumatanghali, bumababa yung presyo. Yun. Ang napansin ko. Yung pag... Okay. Kaya hindi. Pero sa ngayon, magandang presyo ng talong, no? Bali, 50 to 60, maganda yun. Yun, engineer, maganda talaga yung 50 to 60, medyo may kita talaga yon. So, nakakawiling magtanim ng talong pag gano'n ang presyuhan. Sa palagay mo ba, Kajas, tataas pa yan ngayong, eto, mag 2021 na? O, tataas pa ba yan? Sana huwag masyadong tumaas. Palagay ko, ikuan na rin, sa January, baka tataas pa yan. Kasi napakakunti ng bunga ng talong sa mga susunod na linggo, palagay ko tataas yan. Kasi yung mga nagpipitas, nung isang pitas nila, nakapitas yan ng 100, 100 bundle. Kanina, wala pa yatang 50. So sa mga susunod na araw, palagay ko tataas yan. Then may mga time na bababa uli. Ang Jess, maganda niya, anong buhay ng talong. Jess, anong probinsya? Sir. Yes, anong probinsya ang medyo kakumpetensya nyo sa pagtatanim ng talong? May mga sinasabi sa akin si yung kaibigan ko, hindi ko matanto, sir, kung anong probinsya. Pero kung minsan, napakaraming probinsya na nagtatanim ng talong. Nueva Ecija, may La Union, Bicol, mga ganong sinasabi, sir. Marami talagang nagtatanim ng talong. Okay lang yun, sir. Okay yung maraming nagtatanim ng talong. Para pag walang talong dito sa Pangasinan, kami naman yung dinadalhan nila ng talong. Paano yun? Meron talaga, sir. Halimbawa, maraming talong dito sa amin ngayon. Maraming buyer na pumupunta rito. Kami yung nagsusupply ng talong. May mga time naman, sir, na wala kaming talong or kukunti yung talong namin. Sila nanggagaling sa Divisoria, sa Nueva Ecija, sa La Union, yung mga talong pumupunta rito. Okay. Ito, just curious lang na tanong, no? Kasi, di ba, pag sinabing pomelo na galing Davao, masarap yan, ganyan. Kilala na ganun. Ito bang talong, pag sinabing galing Pangasinan, ano po pinakaiba ng lasa niyan sa galing ng Nueva Ecija? Taga Nueva Ecija ako, eh. Parehong talong, eh. Parehong masarap. Wala ako. Di ba, matamis. Parehong masarap yan. May tatanong lang ako, ha. Nasabi ni Kajis kanina, yung mahabang talong na makinis, maganda presyo. Yung pababa ng pababa, ang susunod naman doon ay yung pinakamay uod, magkano presyo, yung baluktot, magkano presyo.
paano nyo kinaklase? Sige nga, paliwanag mo ka sa akin. Sa amin, sir, halos apat na klase. Yung okay. Mahahaba na magaganda. Isang klase yun. Ngayon, yung mayroong mas maikse na walang uog, isa pa yun. Okay. Segunda yung tawag namin. Pagkatapos, okay. Yung mga baluktot, yung mga baluktot na walang uod, isang klase yun. At saka yung mga may uod, isang klase naman yun. Bali, apat na klase daw. Nabibili rin yung may uod, ha? Nabibili rin, ha? Nabibili rin daw. Nabibili din. Kasi ginagayat yun, eh. Sinasama sa pakbet, sa pakbet. Yes, sir. Pag mahal ang talong, nabibili yun. Eto, Sir Jess, bago tayo magtapos. Yes, Adok Sosie, ano, may huling tanong ko ba? Di na, okay na. At least, alam kong apat na klase. Apat na klase, opo. Eto, bago tayo magtapos, Sir Jess. Kanina nagbigay ka ng tips. Ngayon naman, anong advice? Sabi nga nila, iba yung tips eh. Yun yung paano magpapaalaga. Eto naman, bilang farmer, yung advice mo sa kapwa farmer mo. Ako bilang matagal na rin na nagtatanim ng talong, ang advice ko sa mga kapwa ko nagtatanim ng talong, at saka hindi lang nagtatanim ng talong, nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Okay. Disiplina pa rin. Matuto kang magkwenta. Alam, hindi pwedeng mas mataas yung gagastusin mo sa kikitain mo. Kung ano yung kita mo, yun yung pagkasyahin mo. Huwag yung kumita ka ng 1,000, igagastos mo yung 1,010 or 1,001, mamumulubi ka talaga noon. At least pag kumita ka ng 100, huwag mo siyang ubusin, magtira ka pa rin kahit konti. Para pagdating ng susunod na taniman, mayroong kang pag-uumpisahan. Yo. Hindi naman kailangan na kumplito yung kapital mo eh. At least meron kang pag-uumpisahan para sa umpisa pa lang, kaya mo nang tumayo yung sarili mo. Then, pag hindi mo na talaga kaya, humiram ka sa mga agricultural supply. Kung pwede, huwag sa distributor or huwag sa mga buyers. Huwag. Sa mga agricultural supply ka, humiram. Yun may papayo ko sa kanila. Very well said po, Ka Jess. Napakagandang payo niyan. Talagang galing sa experience eh. Saka masyadong lively si Ka Jess sa mga sagot niya. Alam niya isasagot niya. Opo. Kaya nga gusto ko kausap si Ka Jess eh. Mas talagang madiskarte. Yan ang masasabi. Discarting partner ito si Ka Jess. Ayan. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay na po tayo. At hanggang sa susunod po ulit, marami tayong natutunan ngayong araw. Talagang punong-puno. Pero hanggang sa susunod po muli, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.